Kaugnay naman sa nabanggit kahapon ni PBBM na bukas siyang italagang anti-drug czar si Pangulong Duterte kung gusto nito. Mali kasi hindi pa ma-appoint siyang kasi 1 year ban. Ay naku po, isa pa to. I'm not saying to appoint Robredo, Isko, and Lacson. That's not my point. Gusto ko sapak itong ding-ding eh. Hindi magits eh. Hindi yun ang point dito. Ang point dito, yung mga bright sa mga partido na yun. Yan naman eh. Ayoko na. Suko na ako sa inyo. Relax. Kasi naman eh, ilalagay nyo naman sa tama yung mga komento ninyo. Napapaghalataan eh. Sagot dyan ang palasyo. Sa pagkalam po namin, the president is looking... nabuhay si Grace Life in USA, yun. ...forward to his retirement. Pero welcome po yung balita na yan dahil si President mismo ang nagsabi na kailangan pa rin tuloy-tuloy po ang laban sa... I love Philippines! Di po ako galit. Nagbibiro lang ako. Kasama lang sa style natin yan. droga. Pumalag naman dyan ang Human Rights Watch. So talagang seryoso siya na, you know, na pagbabago ang gusto niya. Kailangan niyang tingnan ito ng mas maayos, mas mahinahon, at mas may respeto sa karapatang pantao. Tama na yung patayan, tama na yung mga paglabag sa karapatang pantao just because of an attempt to... naayusin yung drug problem. Para naman sa transition of power ni Pangulong Rodrigo Duterte at President-elect Bongbong Marcos, nagpadala na raw ng imbitasyon ang kampo ng kasalukuyang Pangulo. Secretary Andanar has... Ang itsura ni Pangulong Duterte no, pagka tumitingin ng ganyan. Grabe, mamimiss ko ito si Pangulong Duterte. Sino sa inyo makakamiss dyan, ano? Grabe talaga, nakakamiss, ano? Instructed me to provide a proper and full... Oy, P. Aranada! Wala lang. Ano na yan? Wala na kayo sa Malacanang. Anyare. Turn over to the incoming secretary. And so we will provide them with all the information that they need and with all the assistance. I will be staying over, so I will be in charge Grace of the transition. Gumugulong na rin ang usapan para sa transition ni Vice President-elect Sara Duterte at incumbent Vice President Lenny Robredo. Sa Facebook post... Alam mo kasi ganito, paliwanag ko lang ng bahagya ah. Alam mo, ganito lang yan eh. Kung gusto, kung seryoso talaga ang unity na sinasabi ni President-elect Bongbong, simple lang naman yan eh. Kausapin niya si Robredo. Meron ka bang gusto na... ilagay sa mga tao mo sa gobyerno, sabihin mo, lagay natin. Ganun lang. O, sa ano ni Isko, meron ka bang sa tingin mo na magaling, na kakilala mo, na may tiwala ka, lagay natin sa gobyerno. Ganun. Hindi ko sinabing si Isko, hindi ko sinabing si Lacson mismo, pwede naman o yung iba, di ba? Naman kahapon ni VP-elect Sara, nagpasalamat siya sa mga bumoto sa kanya at kay PBBM. Meron daw silang napagkasundoan bago pa sila naging unit team at hindi raw yon nakalimutan ni Marcos Jr. Pinaalala pa raw ito ni Sara nitong proclamation night at ang sagot daw ni PBBM. Eto, meron daw silang usapan. No? Meron kaming napagkasundoan bago pa man kami naging unit team at hindi niya nakalimutan iyon. Nung pinaalala ko sa kanya proclamation night, sagot niya, don't worry, I'll take care of it. Alam mo, ano ito ha? Medyo malaman to ha? Ano kaya itong pinag-usapan nila? Ang nag-post nito si Mayor Sara, si VP Sara, so hindi po ito Marites ha, na Alatipi ang dati nga na hindi ho ha, hindi ho ito Marites, so malinaw na meron silang pinag-usapan. Ano kaya yan? May idea kayo? Ako meron ako idea pero parang ayoko sabihin. parang hindi maganda na sabihin ho ito kung ano man yun.
Akong hinala ko, mamaya na lang, mamaya ko na lang sabihin. Ituloy natin yung balita. Sige nga, kayo nga may hinala kayo kung ano yan. Don't worry, I'll take care of it. Hindi malinaw kung ano ang kanilang napagkasunduan. Sa dulo ng Facebook post, sabi ng VP-elect, always and forever silang magiging unity team. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Yan. Ako, ito lang. Siguro, ang pinag-usapan nila, siguro, siguro lang ha. Siguro lang o ito ha. Yun, tama si Madam Emily. About PRRD. Yan. Yan, siguro. Siguro yun ang isa sa mga pinapag-usapan nila. Siguro lang naman. Ha? Sana nga to pa rin, ha? Sana to pa rin talaga ni Marcos kung ano man yun. Kung ano man yung, kasi feeling ko baka ano eh. Hindi naman sa, baka ang sinabi. Baka lang ha, ito hinala ko lang ha. Again, I can be wrong. This is just my opinion, my guess, okay? Sa tingin ko, baka sinabing, wag mo nang, anuhin si tatay. Baka ganun. Kasi, siyempre, remember, iba na. Nakita niyo itsura ni Marcos yung tinanong tungkol kay PRRD. Iba na yung tingin ni Marcos, di ba? Medyo ganun na. Oh. Kasi this time, hindi niya nakailangan ng endorsement eh. Oh. Siguro noon, sumipsip todo-todo kay Pangulong Duterte. Ngayon, panalo na siya, hindi niya nakailangan. Kaya itsura niya parang nung binanggit na si PRRD, medyo na pa ganun na parang ano ba? Kita niyo na nga binanatan ako ng paulit-ulit eh. Parang ganun ang dating eh, di ba? Oh. Sa tingin ko ah, tapos siguro, isa sa mga eto pa, again, this is just a wild guess. Sa tingin ko, isa yun sa mga nasabi, eh, parang, wag mo na ano yung si tatay, ha? Wag mo na, ang tatay ko yun. Wag mo na ano. Baka ganun. Eh, yun lang yung nasa isip ko, ha? Kasi siyempre, kita nyo naman kung gaano inano ni Pangulong Duterte yan, no? Hindi natin alam, ha? Wait lang tayo. Mag-wait tayo. Kung ano man yan. Oh. Eto! Diba, patuloy ko nga sinasabi sa inyo na yung unity, bakit hinahanap natin, yung unity na sinasabi niya sa pag-appoint, eto mismo, kapatid niya ho ang nagsasabi na nanawagan. Ang weird nga eh. Bakit kailangan pa manawagan ng kapatid niya in public, ano? Don't tell me, di na siya nakakalapit dahil nandiyan si Attorney Lisa. Yun kaya ang dahilan. Hindi kasi nananawagan pa siya in public. Eh, sabihin na natin, kahit senator siya, pwede naman siya manawagan in private. Ano, di kayo nag-uusap? Magkapatid kayo? I mean, gusto niyo, ganito. Gusto niyo manawagan ako. Nananawagan ako kay Coach Oli. Pwede bang bawasan mo yung pagiging babaero? Ganon. Kailangan magagaganon pa ako. Pwede ko naman sabihin ng personal yun. Oh, Coach Oli, nanawagan ako kay Coach Oli. Pwede ba? Huwag mo nang pansinin si Anharot. Baka inaharot ka niyan araw-araw. Gaganunin ko pa? Oh.